So yun na, mga troops, bawal ba yung ganitong helmet? Substandard ba ang ganitong helmet? Kasi mayroon tayong rider, mga troops, na huli na ganito ang gamit-gamit yung helmet. Kasi substandard daw to. LTO pa nakahuli. Mga troops, hingi ako sa inyong reaksyon kung ano masasabi ninyo sa pagkakahuli sa estudyante na to at magkano ba naging multa niya. Okay? Simulan natin yan pagkatapos muna ng intro. Yun. Alam nyo ba, mga troops, na meron na naman naging issue ngayon. Pwede nating sabihin na nagka-problema na naman isang riders natin na nahuli daw kasi substandard yung kanyang helmet. So magkano yung penalty nito, mga troops? Ang penalty nito is 1,500. Pero tingnan nyo yung helmet, mga troops. Eto. Yan. Substandard daw yan, mga troops, sabi. Ngayon, basahin natin yung post niya dito. So nag-post siya sa LTO forum, question and answer. Ito yung pinaka-page niya. So kung gusto niyo makita, puntahan niyo lang dito sa LTO forum, question and answer. So ngayon sabi niya dito, may operation po sa tapat ng LTO Pasig Kapitolyo. Chinek naman po sa akin lahat mula lisensya o RCR. Okay naman po, dapat hanggang sa mapansin ng mga pulis, yung helmet ko, helmet ng girlfriend ko. Naastigan po yung pulis at sinabi po ng pulis na bibili raw siya ng gaya ng helmet na may buhok sa asawa nila. Tapos, biglang si LTO officer po sabi, bawal daw po yun. Kaya pinicturan, agad kami at tinikitan. Failure to wear standard helmet. So mga troops, so yun ang binigay agad sa kanyang kaso. Yun ang mabigat ito, mga troops, kasi sila estudyante. At yun nga, sa tingin ko naman, medyo nagkaroon ng problema talaga doon. Ano ba talaga yung substandard, mga troops? So, tama-tama, mga troops, pakikita ko sa inyo yung mga ibang helmet na nandito ko ngayon. So, ito, meron akong dalawang helmet. Isang Evo helmet, tsaka isang Gili helmet. Ayan, mga troops, ayan, ginagamit natin yung dalawang yan sa pag-ride. Siyempre, pang-backride din. Siyempre, gagamit ko din yan sa pang-backride. Ngayon, sabi nila, yung nahuli, substandard din yung helmet niya. Ito, mga troops, kita nyo naman yung helmet niya na ganyan. So, ito, wala siyang buhok na ginagamit ako. So, sa akin, walang problema yon. At meron ako ditong ginagamit na ICC sticker. At tapos yung isa naman, meron siya ditong PS mark. So, para sa akin, mga troops, ito, syempre, talaga namang legit. Kasi alam naman natin yung standard ng helmet ay gumagamit lamang talaga ng PS mark tsaka yung ICC sticker. Ngayon, pag-usapan natin at balikan natin yung kanyang huli, mga troops. Humingi ako sa inyo ng komento o opinion. Ano ba ang masasabi ninyo sa naging hatol sa kanya ng LTO? LTO na mismo yung nakahuli, ha, na substandard doon yung ginagamit yung helmet na katulad nito, mga troops. Ayan. At meron siya kayong penalty. Ang penalty is nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Masyadong malaki, di ba? So, lumalabas tuloy yon ay no helmet siya. Diba? Kaya mga troops, hindi pa natatapos yung issue tungkol dun sa isang rider din. Yung kanyang angkas ay nagkaroon ng, siya ganun din, violation. Ang violation naman niya is no proper attire din. Parang ganun din, mga troops, ha, yung ginagawa niya ay nakachinelas to. So, nung nakachinelas siya, nahuli siya, yung kanyang asawa, tapos siya natakitan din sila. Tapos yun nga, may silang tulong kay Colonel Busita. Ngayon, eto naman, substandard daw yung ginagamit na helmet ng ating isang rider. Ngayon, mga troops, isang estudyante, tapos yun lang, ang mabigat nun, dahil nga estudyante, malaking bagay o malaking pera na rin yung 1,500 kapag nahuli siya ng ganun. Ngayon, mga troops, ano po ba ang masasabi ninyo sa pagkakahuli sa kanya? Tama po ba ang pagkakahuli sa kanya o hindi? Kayo na po ang humusga, tapos kayo na rin ang magbigay ng reaksyon dito kung tama ba ang binigay na hatol sa kanya ng LTO mismo ang nakahuli. So humingi tayo ng konting reaksyon kung tama ba ang pagkakahuli sa kanya
ng LTO. So, ngayon, dahil ganyan, medyo nagiging mainit sa atin ngayong mga enforcer or LTO. So, gumamit tayo ng, syempre, standard helmet, gumamit tayo ng proper attire, o magsuot tayo ng proper attire para hindi tayo magkaroon ng problema sa kalsada pag tayo ay nabiyahe. Lalo ngayon, ang ating mga motorsiklo ay number one na transportation natin ngayon. At alam nyo naman na LTO ay marami nagiging violation ginagawa ngayon sa ating mga motor. Okay? So, paano mga troops? Yan lang muna sa ngayon. And then, inaantay na natin syempre yung mga reaction ninyo. Kung tama ba yung nangyaring panghuli doon sa dalawang riders o sa isang riders na may angkas na girlfriend niya, nagkaroon doon ng problema. Okay? So, paano mga troops? Yan lang muna. Salute sa inyo. Ride safe always. And ingat.